Mrs. O'Hara. Oh, Rosalie. Bakit? Ma'am, pwede ho ba akong mag-sign up dun sa tutoring program natin? Kailangan ko ho kasi ng extra income eh. Mag-sign ka ng form para makasama ka sa waitlist namin. Kasi may mga teachers na naka-assign sa current schedule ng mga bata nagpapatutor. Ngayon, pagka may mga estudyating bago nag-a-avail ng program namin, tsaka namin mabibigyan ng schedule. Pero sige, kung okay lang po, mag-fill up na rin po ako ng form para po habang naghihintay. Sige, halika na. Halika dito, Rosalie. Bigyan ka talang form. Let's pray! 10 points! Wow! 20 points! Galing! Ano kami? Okay, come here! Apo po! Ang aga nyo yata! Kumusta? Ang ganda po sa Sentosa. The place is big and clean, but it's hot. Tapos, pina-fly pa ako ni Daddy Rafi sa air. Tapos, parang rocket. Talaga? Daddy Rafi? Yeah. Pwede ko na siyang tawagin Daddy Rafi. Pumayag siya, Lola. Ganun. Opo, totoo. Grabe, Lola. Sobrang close pala nila Mommy at Daddy Rafi. Mas close pa sila kaysa sa amin ni Junjun. Tapos, yung ginawa ni Daddy Rafi kay Mommy, hindi naman ginawa sa akin ni Junjun. Basta, extra extra super super. Close? Close sila. Mommy, Daddy Rafi, bakit parang matahimik kayo? Di ba kanina dun sa Sentosa, ang saya-saya no? Anak, siguro ano, pagod lang si Mommy. Sige, Maymay. Tita, mauna na rin po ako. Ha? Dito ko nalang mag-dinner, Daddy Rafi. Anak, siguro hindi ko na kayo masasamahan sa dinner kasi kailangan na matulog ni Mommy kasi morning shift na ako bukas. Hindi ako pwede mapuyat. So, kayo na lang siguro. Okay. Oo nga naman, Maymay. Mauna na ako. May next time pa naman, di ba? Okay, Daddy Rafi. Sige, pahinga na kayo. Tita, Lester, Maymay. Yeah. Jenny? Sige po. Sige, ingat iho. Okay, Daddy Rafi. Bye! Pahinga ka na. Aksidente, nag-kiss kami. Accidentally kissed or failed attempt? Naghalikan kami. Tapos nagulat siya, tapos umiwas siya. Kuya, baka kasi she doesn't like you the way you do. Diba parang nung nasa high school kayo, kung sino-sino man ang naging boyfriend niya? Hindi eh. Ibang-ibang sa amin ni Jenny. Alam ko, nararamdaman ko. Kuya, baka you want her to be so in love with you. Naging clouded na ang perspective ko. Hindi. Kayla, yung moment kanina, yung naghalikan kami, doon mas lalong naging malinaw ang lahat. Mas naramdaman ko. Mas alam ko kung bakit nagkaroon ako ng napakaraming failed relationships. Dahil hindi sila si Jenny. Dahil si Jenny lang yung nakaagit sa akin. Siya yung nakakapagbigay sa akin ng saya. Naramdaman ko talaga, siya talaga, siya talaga. Kuya, nasabi ko na to sa'yo. Ayaw kitang nasaktan. And she's hurt you already. Nasaktan ako kasi hindi ako sumugal noon. Ngayon susugal ako. Magtatapat na ako sa kanya. Lola, Pinam. Punta na kay ano, kay Sexy. Baka nagdala ng mga paninda. Si Tere pumasok na sa school. Anak-anak, lagay mo muna yan doon, ha? Bakit pag si Tere may ka-text, nakasmile? Tapos yung misis ko, pag may ka-text, kunot yung no, may problema ka ba? Itatanong ako kung meron pang ibang opening sa school para extra kita. Eh, sabi niya kailangan daw piano teacher, hindi man ako marunong mag-piano, di ba? Extra kita? Taga, bakit mo kailangan ng extra kita? Eh, kasi kailangan ng ano eh, pang-tuition ni Rowena at saka ni Rachel.
Naipo naman ako eh. Tago ako dyan. Hindi na, pera mo yun eh. Pera ko, pera mo. Nipong ko sana yun para sa tuition fee ni Tere, para next sem. Pero, hindi yata kakayanin yung dalawa. Pero makakatulong ko dun sa isa. Nangilito. Okay, salamat kasi nag-offer ka sa akin. Kaya lang kasi, ayoko talaga pag-usapin pera. Pera! Yung namamagitan. Ayoko talaga, mahirap na usapan yan. Ayoko may mamagitan sa akin. Pera lang yan. Pwede nating kitain ulit. Pwede nating ipunin ulit yan. Pwede mag-ipon tayo ulit, tapos bayaran natin yung isa. Tat, nangigi ka pa sa gwapo mong asawa. Eh, hindi naman, kaya lang kasi tamoy. Pera lang yan. Magkakiba tayo sa lahat ng bagay. Love you. I love you too. I love you three! I love you. Kain ka na nga. Sige na, kumain na kayo. Yes. Ikaw, umupo ka na rin. Ako na bahala. Sige na. Okay. Sige na. Ako na mag-aasikaso sa inyo. Okay lang ako. Sige na. Busog niya ako. Pwede na ako mali. Ay, siya pa. Dessert. Pasensya na pa, eh. Okay lang po yun. Tita, pabigay na lang po kay Jenny. Sige. Salamat po. Una na po ako. Okay. Salamat. Pinabibigay. Anak, hanggang ilang mo ba pagtataguan yung tao? Sa kwento ni Maymay eh, akala ko okay na kayo nung nag-picnic kayo. Nag-kiss mo kasi kami nung picnic eh. Ano? Eh, Maymay, hindi naman kiss na kiss. Yung kiss lang talaga, smack, ganun, aksidente. Hindi sinasadya. Ano dapat nangyari yung hindi namin kailangan ng komplikasyon na ganito ngayon. Naku, anak. Siguro nga, iwasan mo na muna. Sige na. Iligo lang ako. Sige po. Ate, sagutin mo na kasi. Di mo ba namimiss si tatay? Namimiss, pero ayoko na makadagdag pa sa gulo. Ayan, wala na. Kasi sabi ko sa'yo, sagutin mo ni. Hindi rin naman kasi tama yung mapagmataas ka dun sa magulang mo. Di ba tinuro sa atin nun sa values? Dapat kahit may kasalanan yung magulang mo, dapat galangin mo pa rin. Ginagalang ko naman eh. Kaso ayoko din na maibetray si nanay kasi magulang ko din naman siya. Hirap lang kasi nitong kalagayan natin eh. Edi, kung ayaw mo, ako na lang tatawag sa kanya. Hindi pwede, wala din naman tong load. Magtipid nga raw, di ba? Mo pa sinagot eh. Maing, ibigay ko na lang ha. Sige po, maraming salamat po. Pasensya na. Ano pa nangyayari, Jenny? Nandito ka na nga, pero parang wala ka rin ulit. Ano ba ang kailangan kong gawin?
ang dito. Kumusta kayo? Okay lang naman. Nanay? Maaga umalis kuya para daw maubos yung benta niyang kakanin. So nga bisitahin si ate mamaya sa school eh. Ito pala yung pambayad niyo sa eskwela, pero kalahati pa lang. Ano nagpagawa yung ate niyo ng promissory note, ito yung bibigyan niyo sa kanila para pumayag sila na isunod na lang yung kalahati. Salamat, kuya, ha? Nakakahiya naman sa'yo. Ikaw pa nag-atid dito. Basta kayo, kung may kailangan kayo, huwag kayo mahihiya sa amin, Ate Rosalyn, ha? Tatawagan niyo lang kami. Text niyo lang kami. Salamat, kuya. Tayo lang naman magtutulungan, eh. Kuya, alam mo ba kung saan nakatira si tatay? Kasi, kailangan siya namin dito eh. Baka pwede mo naman siyang pakiusapan na umuwi na. Sabi niya kailangan din siya ng pamilya niya. Pero, mas kailangan namin siya dito. Jill. Bakit? Totoo naman, di ba? Kuya, kailangan talaga namin siya dito. Pati na si nanay, kailangan na kailangan siya. Pinipilit naman naming maging matatag tulad nung sinabi ni Ate Rosalie. Pero mahirap lang talaga sa loob namin na wala dito si tatay. Jenny, seryoso ka ba? Iiwasan mo na lang ba ako? Alam mo naman pala, ba't ginagawa mo pa? Kasi mahal kita. Isang hapon lang, nag-trip tayo na mag-reminisus ngayon, sasabihin mo. Mahal mo ko? Hindi mo ba naramdaman ko ito dahil sa isang hapon lang? Jenny! Jenny, dati pa kita mahal. Bata pa lang tayo, mahal na kita. Nagpapatawa ko eh. Pero natatawa ako, ha? Tignan mo ako. Sa tingin mo ba, nagbibiro ako? Jenny, hindi ko pa alam ang ibig sabihin ng pagmamahal. Bata pa lang tayo, alam ko yun yung nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong higit pa sa magkakaibigan. Bakit ngayon mo lang sinasabi, ha? Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Jenny, dati natatakot ako kasi... Kasi baka masira yung pagkakaibigan natin. Baka mas lalo tayo maghiwalay. Baka lumayo yung loob mo sa akin. Tapos, nakita kita dito sa Singapore. Hindi ko alam kung aaminin ko ba sa'yo. Kung magiging duwag pa rin ba ako? Jenny, yun siguro yung pinakamalaking pagkakamali ko. Yung hindi ko sabihin yung nararamdaman ko sa taong pinakamamahal ko. Tanda mo ba dati nung fourth year high school tayo? Jenny, first summer natin na hindi tayo magkasama. Jenny, miss na miss kita. Sobra.
para kitang miss na gusto na kitang makita. May sinabi ko sa sarili ko pagbalik ko. Pagbalik ko, liligawan kita. Alam mo, Jen, may pagbalik namin dito nung nasa kotse kami. Yun na pala, uling beses pakikita ko yung mami ko tsaka yung daddy ko. At yun din yung unang beses na nawala ka. I'm sorry. Sorry na wala ako ng mga panahong kailangan mo ko. Pero iniisip ko na lang siguro dahil baka nga kailangan ko pagdaanan talaga yun. Para mas maging malakas ako. Mas maging responsible ako na kuya kay Ella tsaka kay Kayla. Jenny, I tried to move on. I tried my best to fall in love again. I tried my best to open my heart sa mga bagong relationships. Didn't work, Jen. Lagi nga sinasabi sa akin ng mga ex ko, bakit Raffy, bakit ganun? Bakit parang may kulang? Ang tagal kong na-realize na yung part na yun ng buhay ko o parte ng puso ko, ikaw lang pala ang pwedeng humahawak nun. Jenny, para sa'yo lang pala yun. Yung pagmamahal simula noon hanggang ngayon. Ako dating Jenny minahal mo. Jenny, ano ang ibig mong sabihin? Marami nang nagbago. Yung pagkatao mo, yung pagkatao ko. Paano ka nakakasigurado na hindi nagbago yung pagmamahal na sinasabi mo? Jenny, hayaan mo ko na mahalin kita araw-araw. Iparamdam ko sa'yo, patunayan ko sa'yo kung ano talaga yung nararamdaman ko para sa'yo, Jenny. Hayaan mo ko doon. Iba na, Paeng. Huli na lahat. Dahil bakit? Dahil may anak ka? God, Jenny, yun lang. Tatanggapin ko yun ng buong-buo. Dahil buntis ako! Jenny, yun lang. Tatanggapin ko yun ng buong-buo. Dahil buntis ako! Buntis na naman ako! Hindi sa tatay ni Maymay, ha? Sa ibang lalaki. Kay Angelito. Mas pinasawa na siya. Isip ko. Hayaan mo muna ako. Gusto ko mag-isa.
mapag-isa. Angelito! Ayusap po kasi sa akin si Richelle na baka pwede ko daw kayong pakiusapan na umuwi na sa kanila. Si Rosalie at si Adele, ano sabi nila? Masiindayin niyo pa po ba yung galit nila, Rosalie? O yung ikasisira ng pamilya niyo? Sigurado ka bang okay ka na? Wala ba masakit? Mahiya ka muna. Ayusin natin. Basta kung may kailangan ka, ha? Nandito lang ako. Teka ko na, ha? Mas mahalaga pa sa buhay ko ang pamilya namin ni Aden. Hindi lang ako nabigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Ano kasi yung galit nila sa akin. Hindi ko sila masisisi, pero para ako naiipis na nag-uumpug ang bato. Ang totoo, malalang malala na si Sally. Ako lang ang maaasahang mag-alaga sa kanya. Nyotay, pumunta ho ako dito. Para sa pamilya ho ng asawa ko eh. Pero sa nakita ko, mas kailangan nga ho talaga kayo ni Aling Sally dito. Kasi ako rin ho tayo, nanghinayang eh. Hindi ko naalagaan yung tatay ko nung bago siya mamatay. Hindi ako matatahimik habang buhay. Kung tatalikuran ko si Sally sa sitwasyon niya ngayon. Bakit di nyo na lang po ayusin? Bakit? Ba't di nyo kausapin ng maayos si Nanay Ad eh? Ang taong galit, mahirap makakita na rason. Baka mas lumala pa yung sitwasyon. Mas mabuti na siguro yung magkaroon pa sila ng konting panahon para makahinga.